Hi, what's up again mga katek? And welcome back again to my channel. So ngayon mga katek ay meron tayong video na gagawin sa araw na ito mga katek. Medyo natagalan tayo sa ating bagong video kasi hindi ko pa nagawa ng mga intro mga katek. Kasi sobrang busy din natin sa shop. So ayan, umabot na ng yung last video natin ay umabot na isang week. So ngayon lang tayo magkapag-upload muli. So pasensya na kayo mga katek. So bali, ang gagawin itong araw mga katek ay isang Sony na 40-inch LED TV. Bali, ang ginawa ko dati mga katek, yung problema niya ay yung kanyang pipe links. So, naayos na. Ang problema kay dininisan ko lang yung kanyang LVDS. Tapos, nilagyan ko ng pampahigpit. So, yun, gumana. So, ngayon mga katek ay hindi mabot ng isang dalawang araw. Bumalik yung problema. Bumalik siya na may ibang problema mga katek. Ang baling problema nito ay auto shut off pagkatapos ng mga 15 minutes or mga ilang minutes ay babagsak, tapos mag auto shut off, shut down siya. So ngayon mga katek, ito yung ating gagawin ngayon at sana ay magawa natin ulit mga katek. So bago tayo magsimula sa ating video mga katek, ay gusto ko munang batiin yung ating mga nagpapabati or nagpa-shut out sa ating ginawang video dati. So yung una natin ibabati mga katek is si Edwin Nueva, Edwin Tech from Rizal, shout out sa iyo idol. Kay GMF Tech PH, shout out. James Binusa sa James Electronic Shop, Barangay Agbalo, Capiz, shout out sa iyo idol. At kay Itel Gay Dipusoy, shout out. Bagong kaibigan natin to, isang babae na maganda. So shout out sa iyo, Lodi. At kay Lokban Electronics, at sa aking classmate sa college, ito si Alex Bautista. Meron itong channel, sanay mapuntahan nyo mga katek. Ito ay parang Bohol. Ayan. At kay Hector Pulanco, bagong subscriber natin from Marikina City, shout out sa iyo idol, salamat. At kay Seb Alas, Pritchoy from Cebu, ayan, shout out sa iyo idol. At kay DJ Mejorada from Bacoor, Cavite, shout out. At kay Juni BM, shout out sa iyo idol. J. Erico from Samal City, bagong kaibigan natin to, shout out. At kay Kuyang YT, may channel dito mga katek, at sana ay pabisita nyo rin. At sa isang napapashout out dati na nakalimutan ko mga katek, ito si Mads Angkaya from Isabela City, Basilan. So ayun, bagong kaibigan natin. At kay ML Gamers, so yung content nito ay ML siguro, naglalaro ito ng ML tulad ko. At kay Visacoltech Entertainment from Saudi, shout out sa iyo idol. At kay bagong kaibigan natin na si Green Apple Electronics from Brunei, so shout out sa iyo idol. At kay Dundi Benitez, shout out. Master Mitch, shout out. So yan, at huwag din natin kalimutan mga katek na ibatiin yung ating mga malulupit na mga technician na mababait at sa sobrang gwapo pa. Ayan. So bali, ang una natin mapatayin mga katek, ito yung mga my channel na gumagawa din mga tutorial about electronics. So ayan, sina si Basic Bob, shout out sa iyo idol, bagong kaibigan ko to. At kay Makoy Tech PH, shout out sa iyo idol. At sa napakagwapong may artistahin, may kamukha tong artista, parang si Ninyo Mulak, sa si Marco Francis, si Binwan Remix Vlog, shout out sa iyo master. At kay nakakabatang kababatang kapatid ni Coco Martin na si Nards TV, shout out. At kay Dave Electronics Repair, shout out. Confaker 23, shout out sa iyo idol. West Jojo Tech, isang master. At kay Jenson Tech Vlog, shout out. May channel itong mga to mga katek. At kay Sershi Tech, shout out sa iyo idol. Noel Tech, shout out. At kay RN New Tech, shout out. And kay Green Apple Electronics, shout out sa iyo idol. And yung mga nabanggit ko dito mga katek ay itong mga malulupit na mga technician to, sana'y mapuntahan at mabisita nyo kasi sobrang lulupit nito. Mag-misis lang kayo mga katek, at hindi naman to mga suplado itong mga to, ang mababait pa at mga gwapo pa. So yan. So yung mga katek, ay simulan natin itong ating video ngayon. So yan, magandang araw ulit mga katek. And
ito yung unit natin ngayon sa araw na ito. Ito ay isang Sony na 40 inch OLED TV. Bale, ang model na ito mga katek ay ayan, kung makikita nyo, KDL-40W600B. So, yun ang kanyang model. Bale, ginawa ko na ito dati mga katek. Ang problema nito nung first na pagagawa ko ay yung 6 blink. So, problema yung backlight. Eh, ngayon bumalik. Ah, hindi pala mga katek. Nakalimutan ko, nagkamali ako. Sorry. So, bali ang problema nito ay 5 blinks. So, ang ginawa ko ay nilinisan ko lang to, itong kanyang LVDS. Tapos, kinabit ko ulit. So, yun, nagka-okay na. So, ngayon bumalik to. Hindi lang mabot ng dalawang araw. Isang araw lang ng paggamit ng may-ari. So, ang problema nito nung pagbabalik, gagana siya. Tapos, mga ilang minuto, mag-auto shut off siya. Hindi naman siya mag-blink. Kasi kung nag-blink to, meron tayong mga blinking codes dito sa Sony. Kaso wala siyang blinking red lights, hindi siya nabiblink. Ang problema nito ay nag-auto shut off lang talaga, nagbabago yung kanyang ilaw, puti at saka green. Hanggang sa yun lang mga katek, hanggang sa hindi na siya gumana. So, ito yung gagawin natin at sana'y masolusyunan natin 'to mga katek sa araw na ito. Kasi napapahiya na tayo sa may-ari, hindi mabot ang dalawang araw. So, check na natin mga katek kung ano itong problema. Kung sa unang paggana nito mga katek, ay medyo tatagal siya ng ilang minuto. Tapos, lalabas yung kanyang problema, mag-auto shut off na. Pero nung pagbago nating saksak, ay gagana ito mga katek. So, tingnan nga natin dito sa ating mirror. Ayan. So, meron siyang naka video 1 input siya. So, yan, gagana siya mga katek. So, ngayon, lagyan natin ng ulitin natin ito kasi nilagay ko. Ginawa ko ito kahapon mga katek, hindi ko natapos. So yan, ngayon ay i-videohan natin to. Saksak natin yan. Makikita natin mga katek, makakaroon ito ng sana ma-detect na yung USB natin. Ulitin natin para ma-detect yung kanyang yung ating USB. So, ayun mga katek, kung nakikita nyo dun sa bandang ibaba, ayan, na-detect nyo yung kanyang ating USB. So, ngayon, magpi-play tayo ng video mga katek, para masubukan natin. Kasi hindi talaga lalabas agad yung problema nito, mga ilang segundo bago lumabas yung problema. So, ito yung pinakahirap na mga katek, problema. Kasi mas maganda sana kung maaga siyang bibigay. Kaso maaabot pa siya ng ilang minuto bago babagsak, bago siya mag-auto shut off. So yun mga katek, test muna natin mga katek, tapos babalik tayo nung paglalabas na yung tunay na problema nito mga katek. So yan, ipopost muna natin ito mga katek, tapos balik tayo mamaya ulit. So yan, pansinin niyo mga katek, kapag oscillate siya, nagana siya, nagkukulay green yung kanyang indicator light. So ngayon post muna natin. At balik tayo pag lalabas ng kanyang problema. A few inches later. Inay ka na kamay niya. So ayan mga katek, balik tayo. So ayan, lumabas na yung kanyang problema mga katek. Bali, sinimulan natin tong panda rin. Nasa mga 8:45. So mga 15 minutes lalabas yung problema mga katek. So ito yung pinakahirap kasi hindi natin matatansya kung kailan o anong oras yung lalabas yung kanyang tunay na problema. So mga 15 minutes bago siya lumabas yung kanyang problema mga katek. So ayan, kung mapapansin natin yan, yung kulay green light na ibig sabihin nag-oscillate siya. Ay nako po, na-pause natin, sorry mga katek. So ayan, gumana, tingnan natin. So ayan mga katek, gumana siya, nalabas yung kanyang video input. Tapos babagsak naman niya, hindi niya magka-continue mga katek. Antayin na na eh. So yun mga katek, bagsak siya. Ayan, balik naman yung kanyang logo na Sony. Tapos gagana ulit. Tapos biglang bagsak naman. So ito yung problema talaga mga katek. Ayan, kalabas yung kanyang video input. Kaso hindi magtutuloy-tuloy yan mga katek.
So ayan o, bagsak naman ulit mga katek. So kung papansinin natin dito mga katek, yung kulay green na yan, na ibig sabihin ay normal yung kanyang pag oscillation, yung kanyang pag-andar. Kapag babagsak naman, o yan, bumagsak na. So magkukulay puti na naman yan. Ayan, balik ulit. So yung pinakahirap na, kasi akalain mo ito mga katek, yung mainboard natin yung may problema. Pero sa tingin ko ay hindi problema yung mainboard natin mga katek. Ayan. So hanggang magtuloy-tuloy na lang. Ayan mga katek, bagsak, gagana siya, tapos babagsak na naman. Ayan, gumana siya ngayon. Gumana yung kanyang backlight. Ayan. So ayan, bagsak ulit. Ayan, magkukulay puti na naman. So papansinin natin mga katek yung voltahe niya dito. Kasi pinag-aralan ko to kagabi mga katek. Medyo kalahating ating gabi na ako natulog kasi pinag-aralan ko talaga to. So yan, kung mapapansin natin dito mga katek, itong kanyang regulator or MOSFET, na ang number nito mga katek ay TPC8129. Bali, ito ay isang MOSFET na silicon P-channel, 30 volts, 9 amperes. Ayan, kung makita nyo mga katek, ito yun. Yan, yung maliit na yan, yung nagdadala sa ating 19 volts na galing sa ating adapter type na power supply. So bali ito yung kanyang power supply mga katek, separate sa ating main board, at separate yung kanyang backlight driver, yung kanyang PWM na nagdadala sa ating backlight. Ayan. So kung mapansin natin mga katek, ito yung supply, ayan, na nanggaling sa ating MOSFET. Ayan, pansinin natin yan mga katek. Dapat sana nasa 19 volts yan. Ayan, so ngayon nagbabago siya 16, nabalik 19 na naman hanggang 18, 17. So ang yung display natin ay gagana siya, tapos bagsak na naman, kasi nagbabago yung kanyang supply mga katek. So ibig sabihin nagbabagsak siya kasi nagiging low voltage yung kanyang supply. So dapat sana 19.5 yan or 19.6. So yan, umabot na naman ng 16. So yan, bagsak na naman ulit, balik na naman ng 19. So pero yung main talaga natin, yung pinaka main na nanggaling dito sa ating adapter type, yan, kung makita natin mga katek, yung fuse na yan, nanggaling yan sa ating adapter type. Then diyan tayo magche-check. So yung supply niya ay naglalaro lang sa 19.5 hanggang 19.6. So bali, nagiging normal yung ating, hindi nagda-drop yung ating main talaga na adapter type na supply. Ayan, so punta naman tayo dito sa kanyang MOSFET. Ayan, dito banda mga katek. Ayan, ito yung supply at ito. So tingnan natin to kung anong voltahe nito. Dapat kasi nasa mga 19 volts ito mga katek. So ayan, talagang babagsak siya mga katek yung ating unit, kasi medyo paliado natin yung ating kamay mga katek, kasi yung kanyang voltahe ay bumaba ng 17 volts. So dapat kasi yan 19 volts. Ayan, 19, so biglang 17 naman. So meron na tayong nakitang abnormalities dun sa ating power supply mga katek. So kung papansin natin, i-search ko ito kagabi, yung itong MOSFET na ito. Bali yung kanyang gate or drain gate na voltage ay 9 volts. So ngayon tingnan natin kung 9 volts ba talaga. So yan, point natin yan. So ngayon ang voltahe niya ay 17. So may abnormalities talaga itong ating MOSFET ngayon mga katek. Kasi dapat kasi 9 volts yan yung research ko kagabi. So ngayon naging 17 siya. So may problema talaga. So try nga nating papalitan yan mga katek. Kukuha tayo ng spare kung may makita tayo. So post muna natin ito mga katek. Balik tayo mga katek. So ayan mga katek, ay bali tinag-ilid ko muna yung ating unit kasi kinuha ko yung kanyang power supply. Ayan. So ngayon mga katek, meron akong nakita dito na pwedeng ipapalit natin doon sa ating
TVC8129 itong MOSFET na ito. Ayan. So, meron tayong nakita dito, galing ito sa isang 32 na inch Sony, 32 inch Sony LED TV. So, ayan. Bali, ang number nito mga katek ay EO4435. So, bali, na-search ko na itong kanyang pinout. Bali, ito isang MOSFET din na silicon P-channel, 30 volts, kaso 8 amperes lang. So, yung ating main talaga ay 9 amperes. So, siguro po, pwede na ito mga katek. Pwede na itong ating ipapalit doon. So, try natin itong ipapalit mga katek. So, ngayon ay tatanggalin natin to. Tapos, tanggalin natin yung ating main. Ipapalit natin mga katek. So, itong main number nito ay TPC8129. So, yung papalit natin dito sa ating galing sa 32 na Sony ay AO4435. So, yan mga katek. Likha tayo ng stand para mabidyo natin yung ating pagtanggal nito mga katek. So, balik tatanggalin natin ito mga katik. So yun mga katek, ito yung papalit natin na EO4435. Ayan kung makikita nyo, kung makikita ba sa ating camera, 4435 yung number nito. Yun ang ipapalit natin dito mga katek. Kita ba? Hindi pala makikita. Ayusin na muna natin mga katek. Tapos inipin natin ito. So ayan mga katek, balik tayo. So bali na tapos na nating ilagay yung ating pinalit na EO4435 na MOSFET. Ayan. So ito yung kanina, ito yung sira niya. Yung number nito ay TPC8129. Ayan. So check tayo mga katek. Check natin yan. Plug in tayo. Lagyan natin ng supply. Yan, tapos mag-voltage checking tayo ngayon. Yan, kung mapapansin nyo mga katik, gumana na siya. Kulay green na. So ngayon, gumana pati yung kanyang backlight. So yan, kung makita nyo mga katik, meron tayong HDMI. Kiri mo yung low resistance. Okay,
So ngayon check natin yung voltahe nito mga katek. Kung napapansin nyo yung chinik natin yung mayroon siyang problema. Ayan. So itong bandang to yung kanyang valley drain. Ayan. Diba kanina hindi pa pala natin na-ground. Sandali lang. Ground muna natin kaya wala tayong na-read. Bili itong kanyang drain mga katek. Ayan. Dapat nakastidi lang yan sa 19.2 volts. Hindi yan bababa ng 18 hanggang 16. Kasi yung problema kanina, bumaba siya kasi kaya nababagsak yung ating display. Yung ating unit. So yan. So yung source nito, 19.5. Yan, bumaba siya ng 0.3 kasi meron naman siyang load. Ayan. So bali normal lang yan mga katek. Ito yung normal. Normal. Ano ba naman yan? So yan. Yung ito yung ating source. Yan, 19.5 fix siya. Drain. Ulitin natin. Ayan. 19.5. Tapos dadaan siya ng diode. So ayan. 19. Baba lang siya ng 0.3 mga katek. So yun bali, pwede naman natin, hindi natin yan palitan mga katek. Isushort lang natin yung kanyang source sa puntang drain. Pero hindi yun ang standard ng pagre-repair mga katek. Pwede lang siguro gamitin yun pag nakapag-home service tayo or yun ang tinatawag na pinagbabawal na technique. Kung talagang matinding pangailangan mga katek, ika nga. So ayan, so meron naman tayong nakitang pamalit. So papalitan na lang natin mga katek. Nabubulol ko kasi sobrang uhaw ko na, walang tubig. So bali, nagsimula tayo mga katek. Ayan, nagsimula tayo 11. Sandali lang. Bali, ko-close ko muna ito mga katek. Tapos ilagay natin doon sa unahan kasi may gagawin pa akong ibang unit. So pakita ko sa inyo kung anong oras tayo nagsimulang mag-test. Kasi kanina nagsimula tayo ng 9:45, so pagka 8:45 nung mga 9 AM bumagsak yung problema, bumalik yung lumabas yung problema nito. So bali ngayon, close muna natin ito mga katek. Tapos start tayo ng counting nung pag-check natin. Ayan, so pause muna. So ayan mga katek, no? Dito na tayo, bumalik. Lumipat tayo sa ating main table. Dito tayo magti-test kasi meron naman akong gagawin na bagong unit. To, ayan, yung nasa ilalim niya. So plug in natin dito mga katek. Dito tayo mag-check. Ayan. Ayan, gumana na yung Sony. Yan, naka HDMI input tayo. So ngayon, lagyan natin ng USB. Ay, di makita nito sa lalim. Yan. Lagyan natin yung USB. Bukas ang remote nyo, eh. Ano yung Sony, eh? Oh. Antayin natin na ma-detect yung ating okay, bakit di na-detect? Balik ko nung tawad nyo isaksak nyo ibalik sandala nyo ibalik tawad balik. So yun, na-detect na ito yung ating USB flash drive. So ngayon, enter natin yan. Ayan, enter ulit. So ayun, meron na tayong nakuhang mga movie. So pili tayo dito mga katek. So ayun yung pipiliin natin. Ayan, nakapili na siya. So nagsimula tayo
around 11, sige, mga 11:30 na lang. 11:30 tayo nagsisimula, mga katek. So ayan natin yan, mag-aandar hanggang lunch break yung 12. So check mga, babalik tayo mamaya, mga katek, kapag nasa mga 12 noon. Hayaan mo natin yan para ma-burn test natin yan, para makita natin kung hindi nababalik yung problema, kasi nung tinest natin mga 15 minutes nalabas na yung kanyang problema. So ngayon check natin lang hanggang mga 30 minutes, mga katek. Ayan, so post na natin ito ulit at babalik tayo mamaya. 2,000 years later. So ayan mga katek, tayo'y muling nagbabalik sa ating video ngayon. So ayan mga katek, bali nung nag-start tayo ay 11:30, so ngayon 12:10 na, almost 12:10 na, at nakain na kami ng tanghalian. So ngayon mga katek ay hindi na bumalik yung problema, so siguro okay na siguro to, mga katek, kasi 15 minutes lang yung tinagal ay lumabas yung problema. So ngayon tinest natin ng almost 30 minutes plus, so ngayon ay hindi pa siya hindi na bumabagsak, hindi na siya nag-auto shut off o auto shut down. So tuloy-tuloy na yung kanyang pag-andar. So ayan mga katek, at sana ay may natutunan na naman kayo sa aking munting video na ibinahagi, at kunting kalaman na aking ibinahagi sa araw na ito, mga katek. And salamat po sa mga walang sawang sumuporta sa ating channel at walang sawang tumangkilik sa ating mga ginagawang video. So ayan mga katek, thank you po sa inyong lahat. To God be the glory. Thank you so much.